Hello, bro. Hello, good evening. Yeah, hello. Good evening, bro. Brother Jando, ano ba yung kaibahan doon sa nana, tatay ni Mama Mary tungkol Jacob o yung isa, Joseph? Paano yun ipaliwanag? Si, Pakiin ano niya, tibigan niya kaming ka ganda. Brother Junre. Doctrinal Ikaw yan. lang muna, ikaw lang muna kasi may ka-Junre akong, mayroon akong ipaliwanag rin kay Junre. Ikaw muna dyan. Sige. So, ang gusto mo, ako paliwanag. Okay. Yung sinasabi sa Matthew 1:16 na si Jacob ang ama ni Jose, yun ba? Yes, tama. Oh. And then sa Lucas 3:23, si Eli ang ama naman ni Jose. Tama. Okay. Tama Ang, so, i-reconcile yun, ito ang sagot. Si Jacob at si Eli magkapatid. Yan. Correct. Tama yun. Magkapatid paano, sila. Bakit nang ba ang ano? Paano nangyari yon? Sinong magulang diyan? Sinong panganay? Ako na lang magpaliwanag niyan, Brother Jando. Sige, sabi yan. Sabi ko na, Brother Jando yung paliwanag niyan eh. Una-una kapatid, para maunawaan natin, tingnan talaga natin ang kultura ng Hudiyo. Yes. Kasi sa kultura ng Hudiyo, kapag nag-asawa ang isang lalaki, tapos namatay yung lalaki, yung asawa niya, hindi pwede yun mag-asawa ng iba. Ang aasawahin niya, ang kapatid. Yung kapatid ng kanyang asawa. Nakuha mo? Yes. Tapos, pag nagkaanak silang dalawa, yung anak nilang dalawa, ipapaangkin doon sa asawang namatay. Ipa-attribute. Attribute. Nakuha mo? Basahin mo pa na dyan ang Deuteronomy 25:5 at saka 6. Deuteronomy 25? 5 at saka 6. 25:5 hanggang 6. Ang sabi ganito. Basahin mo na lang sa magandang balita, Biblia, para maganda yung Tagalog. Okay. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaari mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay. At ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. So yung ano ba doon eh, yung kasunod sa kanya na. Yung unang anak lang, yung unang anak lang na lalaki ang ipapangalan doon sa asawang namatay. Parang, yun ang tradisyon nila eh. Wala tayong magagawa dyan. Yan ang tradisyon nila, kapatid. Kaya, sa Bible, hindi ilang si Joseph ang may ganyang istorya. Ang dami sa Bible na magugulat ka, dalawa ang ama. Pero, dahil yan ang kanilang tradisyon, kapatid. So, ang tatay talaga noon, si Eli o si Joseph? Kanino ipinangalan si Jacob? Kay? Si Jose kay Jacob, di ba? Jacob, si Jacob ang ano ang yung tunay na ama. Ano ba, biological father? Actually, hindi binanggit ba sa Bible, Brother Jando, kung sino talaga ang nanay ni ni Jose? Wala no. Wala ako na ano. Kasi based sa explanation dyan na, kasi pinakinggan ko ang explanation dyan sa mga apologists din. Parang hindi sila sure, pero kasi walang binanggit sa Bible kung sino yung babae. Kasi dapat kasi matrace din yun eh. Pero sa Mateo talaga si Jacob ang nakapangalan. So kung titingnan mo yung sa Deuteronomy kasi ipapangalan ang anak ng mag-asawang nagkaanak doon sa unang kapatid na hindi nagkaanak. So ang tunay na ama yung hindi sa kanya nakapangalan. So ang pinakatunay ko halimbawa. Halimbawa bro, magkapatid tayo bro. May asawa ka. Tapos halimbawa lang namatay ka.
So yung asawa mo, ako ang mag-asawa. Nagkaanak kami, ang anak namin si Jando. Si Jando, gwapo yan, gwapo. Oh, gwapo yan. Si Jando, magiging tatay niya, hindi ako, ikaw. Kahit ako ang tunay na tatay. Naintindihan mo yan, bro? Umintindihan, intindihan. Oh, ganun ang tradisyon nila, medyo masalimuot, pero ano na lang naman yan, eh, historical, ano na lang yan, ay, historical matter na lang yan. So, at least alam natin ang dahilan kung bakit dalawa, may mga ganong istorya sa Bible. So, hindi na tayo maguguyo ng mga Muslim kasi isa yan sa tinitira nila ng Bible, pulpul, kasi nagkukontrahan daw. So, malamang si Eli ang tunay na ano, kasi si Jacob ang pinapangalan niya. Ay, hindi. Si Jacob ang ano, si Jacob ang biological father. Si Jacob. Kaya si Eli, sa pantahala si Eli. Sa pantaha lang si Eli, kung babasahin natin yan sa ano, sa... Ano yung sa pantaha? Akala ng lahat. Akala diba? Ng lahat. Lucas 3:23, ano yun eh, doon yata yun sa ano, sa salita ng Diyos. Akala ng lahat. Oh, ito sabi dito, Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. So pagkakaalam ng mga tao, no? Sa pantaha yun sinabi na sa kung manabasa yun. Ang Biblia siguro. Oh, so basta yun na yun. Ba. Okay. Pwede pa magtanong. Hanggang tatlo. Okay, Brother John Ray to. Okay, yes, sa'yo yan. Tiyak ko, mahirap yan. Brother John Ray, yung ipakisimplify ngayong anak sa tao na sinasabi isik yung sa kayong sa lumang tipan, parang narinig ko sa'yo yan. Para ma-take note po ko rin. Anak okay, ng tao? Parang na ano mo yan, discuss mo yan eh. Ah, ano ang ibig sabihin ng anak ng tao? Kasi nabanggit sa Ezekiel at sa New Testament, may anak ng yes, tao. Simplify mo nga, pag-simplify para maintindihan rin sa nakinig. Yes, sa Bible, meron kasing binabanggit na anak ng tao, no? Sa, ayon sa mga scholar, even sa simbahan, ng turo, yung term na anak ng tao is Aramaic expression. So, tandaan ninyo yan, Aramaic expression. Kapag sinabi mong Aramaic expression, ibig sabihin, ang anak ng tao is tunay na tao, human being. Halimbawa, si Ezekiel. Si Ezekiel, palagi siyang tinatawag ng Diyos na anak ng tao. Tama? Tinatawag siya ng Diyos na anak siya ng tao. Pero, hanggang anak lang siya ng tao, pero hindi siya Diyos. Okay. Kasi expression yun, Aramaic expression according to the teaching of the church. However, mayroong isang anak ng tao na hindi lang basta anak ng tao. Ibig sabihin, tunay siya na tao, pero hindi siya tao lang. Yun ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil, based kasi sa hula ni Daniel, kung babasahin natin ang Daniel 7:13-14, dito niya nakita ang anak na tao na yan. Basahin natin sa Tagalog. Anong version ba sa Tagalog to maganda? Maganda kasi yung ginamit ko na version sa English, pero sa Tagalog, ang Biblia siguro, ang dating Biblia. Hanapin muna natin ngayon. Ang dating Biblia version, ito ang ating mababasa, kapatid. Ayon to sa hula ni Daniel, no? Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Take note, ano nakita niya? Isang gaya. Gaya ng anak ng tao. Ibig sabihin, like a son of man. Bakit may like? Kasi hindi kasi siya basta ordinaryong tao.
Kasi kung ordinaryong tao yan, bakit nakasakay sa alapaap sa langit? Nakuha mo yung nakita ni Propeta Daniel, bro? Okay, naintindihan ko. Okay. So, hindi to ordinaryong tao kasi yung tao na ito nakasakay sa alapaap. At kilala mo ba kung sino ang nag-claim sa titulong ito, bro? Pero hindi pa. Brother, hindi pa. So, claim niya ng ating Panginoong Hesukristo. The reason why bakit pinapatay siya ng mga Hudiyo, dahil sa claim na yan. Okay? Yung pag-claim niya na siya ang Mesiyas, anak siya ng Diyos, normal sa kanila yan, bro. Normal sa mga Hudiyo yan. Kasi sa history ng Israel, ang dami ng nagpapanggap na Kristo, anak ng Diyos, pero hindi pinaniniwalaan. So yung ganong bagay, normal lang sa mga Hudiyo yun na mayroong mag-claim. Pero yung claim niya, ang hula ni Daniel na siya ang anak ng tao, doon nagwala ang mga Hudiyo. Mababasa mo yan sa Marcos 14:61 hanggang 64. Ito ang nangyari. Basahin natin na Mark 14:61-64. Ito yung time na nilitis na ang ating Panginoong Hesukristo sa harap ng mga Pariseo. Ito ang ating mababasa. Datapwat siya'y hindi umimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw ba ga ang Kristo, ang anak ng mapalad? So tinanong siya kung ikaw ba ang Kristo, ang anak ng mapalad? Sinagot ng ating Panginoong Hesukristo yan, no? Ang kanyang sagot, ito. At sinabi ni Jesus, ako nga. So, claimin niya talaga na siya ang anak ng Diyos. Ang anak ng kataas-taasang Diyos, ang mapalad. Pero hindi lang yan ang kanyang claimin. Ito pang sinud niya. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Claimin niya na siya yung anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparitong nasa alapaap. Ibig sabihin siya yung sinasabi ni Daniel na anak ng tao nakasakay sa alapaap. Anong nangyari? Galit na galit ang mga Hudiyo. At malalaman mo maya bakit galit na galit ang mga Hudiyo. At hinapak ng kanilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin na mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya ay ipapatay. So yan ang reason kung bakit talaga nila pinapatay ang Panginoong Hesukristo. Dahil claim niya na siya yung Mesiyas, ang anak ng Diyos, pati na rin yung hula ni Daniel na isang anak ng tao na nakasakay sa ulap. Kasi yung hula na yon or yung vision na yon ni Daniel, bro, hindi yon basta lang vision na mayroong ibang kahulugan. No. It means, yung nakita ni Daniel na anak ng tao ay Diyos. Diyos ang tao na yon na nakita ni Daniel na nakasakay sa ulap. Kaya nga sabi ni Daniel, like I saw in a vision, like a son of man, gaya ng isang tao. Kasi hindi ordinaryong tao, kasi nakasakay sa ulap. Kasi kung aaralin natin ang Jewish literature kasi, yung sumasakay sa ulap, Diyos lang. Diyos lang ang sumasakay sa ulap. Basahin muna natin ang pahayag ni San David. No? Salmo 104:3, ito ang pahayag ni San David sa kaniyang salmo, no? Basahin ko sa Magandang Balita Biblia kasi maganda kasi ang pagkasalin sa Magandang Balita Biblia. Ito ang sinabi ni David, bro. Ah. Ang ano siguro ang salita ng Diyos siguro. Ang salita ng Diyos ba 'yon? Okay, salita ng Diyos. Ito ang wika ni David, bro. Itinayo niyo ang inyong tahanan sa itaas panang kalawakan. Ginawa niyo ang alapaap na inyong sasakyan. Sino daw ang gumawa sa alapaap, bro, para sakyan? Hindi mo kumaklarong basa, gamayin ng cellphone ako. Pero narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Sinabi ni David,
Ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sakyan. Sino ang gumawa sa alapaap para kanyang sakyan? Diyos. Ang Diyos. No? Kaya nga, kung babasahin mo sa aklat ni Isaias, Isaias 19:1, ito ang kanyang sinabi. No? Isaiah 19:1, magandang balita, Biblia, ito ang sinabi ni Isaias. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Sino ang nakasakay sa ulap patungo sa Ehipto, bro? Yahweh. Si Yahweh. Ibig sabihin na nakasakay sa ulap ay? Diyos. Diyos. So, sino yung nakita ni Propeta David na isang anak ng tao na nakasakay sa ulap? Diyos o hindi Diyos? Diyos. Sino ang nag-claim niyan sa New Testament na siya ang anak ng tao? Jesus himself. So ano si Jesus kung gayon? Oh, Diyos. Diyos. Kaya siya pinapapatay. Kaya nga sabi ng mga Hudiyo, nag-blaspheme siya. Because he claimed not only as a son of man, but he claimed also that he is a God himself, kapatid. Yun ang concept ng son of man. It is Aramaic expression na ibig sabihin, tunay na tao, human being, ayan ang ibig sabihin ng anak ng tao or son of man. Aramaic expression meaning tunay na tao, like ni Ezekiel. Kung babasahin mo ang aklat ni Ezekiel, ang tawag sa kanya ng Diyos, anak ng tao. Pero hanggang doon lang si Ezekiel. No? Mayroon pang isang anak ng tao na hindi basta tao lang. O hindi tao lang. Kaya nga, sa vision ni Daniel, ang nakita niya, like a son of man. Tulad ng isang tao. Kasi hindi siya ordinaryong tao lang. Ang nakita ni Daniel na anak ng tao ay Diyos sa kanyang sarili, kapatid. Yun ang paliwanag doon sa anak ng tao. Thank you very much, Brother John Ray. You're welcome. Brother Jando. Brother Jando. Patuloy. Ano pang tanong? May tanong ka pa? Mayroon pa. Brother, kung saan na to? May Brother Angel. Oh, Brother Angel naman. Brother Angel, parang narinig ko sa iyo yung ilan ba yung parang maraming tinatawag na Herodes sa Bible. Parang narinig ko sa iyo maraming Herodes. Paki-simplify nga rin kasi i-take note ko ito bukas. Ako, sino yung Herodes dati? Ano sinabi ko, bro? Ano yun? Ano nga yun? Paki-review nga. Ah, okay. Titingnan natin, no? Yung binanggit ko dati, no? Well, una, yung isang Herodes dati, kung naalala nyo, no? Yung Herodes na nagpapatay sa ano sa dalawang ano kung naalala nyo yung mismo nagpapatay sa mga bata no nung 2 years old pa lang nung pagkasilang ng ating Panginoon Jesucristo, ibang Herodes 'yon, no? Kasi ibig sabihin ng Herod kasi it's also a king, no? Yun eh tinatawag na yung una noon, yung isang Herod na 'yon. Yun yung ano yun ay si Herod the Great. Yung mismo ang sinabi niya na okay, 'di ba siya nagpapunta din sa mga pantas. Naalala niyo yun, yung si Herodes din yun, nagpapunta sa mga pantas doon sa mismo sa Bethlehem para tingnan. Sige, sabi niya para sambahin ko. Nung hindi na nakarating, nagalit siya kasi alam niya yun ang purpose niya dahil nalaman niya magkakaroon ng bagong hari iniisip niya yon physical structures na ano na talagang hari siya ng Israel o ng Jerusalem, politically, socially, hindi niya alam, spiritual yon. So sa galit niya pinapatay niya 2 years old below, that's Herod the Great. So nung panahon naman, pansinin niyo yung 30 years old na si ano, maalala niyo ang ating Panginoon Jesucristo, yun na, di ba? Yun ang papanahon na naman ni John the Baptist. John the Baptist at saka ni ang ating Panginoon Jesucristo, kapanahon na nila, anak na ni Herod the Great yon. Herodes pa rin yun. Pero si Herod Antipas yun. Okay? So, yung Herod Antipas naman, yung Herod Antipas yun yung
May kinuha niya yung asawa ng kanyang kapatid. Herodes din 'yon, pero si Archelaus 'yon. Archelaus. Yung asawa ni Herod Archelaus, 'yun yung kinuha ni Herod Antipas na nagpapatay kay John the Baptist, nagpapugot ang ulo. Lahat 'yon mga Herodes because they also called the king. No? So sila yung tatlo na ano, pero actually meron pa yung mga Herodes later on, may Herod Agrippa, Herodes Philip, Herodes ganun. So sila yung mga ano, pero yung pinakasikat doon yung Herod the Great, Herodes, tatay yun ni Antipas na nagpapatay kay Apostol kay San Juan Bautista. Yung Herod the Great naman, siya yung lumang Herodes na nagpapatay sa mga bata na 2 years old below, kapatid. Oh, naliwanagan na talaga ko ngayon na hindi para yung palihang Herod, yung Herod at saka Herod Antipas. Yun lang naman importante yung dalawa, yung napapugot saka yung napapatay sa mga bata. Ano yun ang... Yes, that's the kala ng iba pag sinabing Herodes kasi isang tao yun, hindi po. No, may mga pangalan talaga sila, kaya lang pare-pareho silang Herod, pare-pareho silang mga king. So yung Herodes kasi also means Herod, no? So yun ang nalilito yung mga tao, iba-iba po yung Herod na yun, mga kapatid. Yun po, kapatid. Magtanong basa na ako, pero pang-apat na, medyo wala, so wala lang. Oh, magtanong basa na ako, pang-apat na, bawal na eh. So, sunod okay lang bro, wala namang ibang nagtanong bro. Buhusin mo na yan. Sa iyo to, Brother John Ray. Sige. Ano ba ibig sabihin yung sa Revelation 7 na yung mga nililinis na sa dugo ni Kristo, yung naligtas na ba yung madapit sa 144,000? Yung nililinis sa dugo ni Kristo. Ano Revelation 7? Anong 7? 6, 9? Oh, mga ganyan. Mga ganyan. Mga ganyan. Sa 7 na papunta taas. Yung, basahin natin. Yung nagsalina ng puti, ito sila ang dugo, dugo ni Kristo. Basahin natin na, simulan natin sa 1, siguro, para makuha natin yung sinasabi, makita natin. Yung mga 144,000 naligtas, tapos yung nagsalina. Chapter 7 ba? Ito sila ang nililin. Chapter 7? Oh, yung nililin. Sibin siya ata yun. Pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang apat na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isang apat na anghel na naging, isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Sinabi niya, "Wag mo na niyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin natatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. So, idirekta natin sa 9. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, purihin ang Diyos na nakaupo sa trono at purihin din ang tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan. Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono ng mga namumuno at ang apat na buhay na nilalang at lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, "Amen, ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kaniya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen." Wala man dito yung sinasabi mo, bro. Dapat makita natin yung talata. Anong sa tingin mong talata? Nagtanong sila kung sa... Nagsabi na Panginoon, ito sila ang na nilinis na ng Panginoon sa kanyang dugo. Parang diyan, parang... Basta parang may karugtong diyan sa bandang dulo. Hindi ko na sa bagang, sa bandang dulo mismo. Oh, sa bandang dulo mismo. Pa, alam mo naman niya kasi nagbasa na buka, may sinasabi yung Panginoon, ito sila yung nagsinina ng puti ang
Nakana Ah, okay, dito si direct na natin sa 14 siguro, umpisa natin sa 13. Tinanong ako ng isa sa 14 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap, nilinis at pinaputi nila ito ang kanilang mga damit sa pamamagitan. Ah, sino ito yung tanong mo? Sinong paano nilinis, anong sistema sa paglinis? Ito yung sinasabi sa pahayag sa isa, pahayag sa isa, Nuebe din, Asiti Nuebe, yan yung mga pinatay dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo sa panahon nila. So, sa panahon nila Sinjanto. Oh, ito mababasa. Nang tanggalin ng tupa ang kaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, halika! At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang kalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay. Ito yon. Mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano po papo kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. So sila yung mga tao, bro, na naglingkod sa Diyos hanggang kamatayan, kapatid. Yung pala yung mga ano, yung mga nagbuhis ng buhay na sa pananampalataya. Yes, kung 'di ba, kung matitingnan mo yung history ng Christian, yung mga Kristiyano dati pinakain sa leon, 'di ba? Yung mga early church fathers natin, halimbawa si Saint Ignatius na pinakain siya sa leon, papakain siya sa leon, yung naging hatol sa kanya sa mga Romano, tapos pinigilan siya ng mga Kristiyano kasi pag pumunta siya sa ano, talagang ipapakain siya. Ano ang sinabi ni ni Saint Ignatius? Kung hindi niyo ako ipapakain sa leon, ano yung nakalimutan ko, napaka grabe yung sinabi ni Saint Ignatius, no? Pinigilan siya ng mga Kristiyano eh kasi nga ipapakain siya sa leon. Pero hindi niya hinadlangan ang kanyang sarili na ipakain sa leon. Kasi alam mo kung anong sinabi niya? Gusto niyang maging katulad ni Kristo na gusto niyang maging Eucharistia katulad ni Panginoong Hesus Kristo na pinapakain sa mga tao. Binuwis din niya ang kanyang buhay. So sila yun, mga kapatid, sila yun yung mga taong nagpagal para ipangaral or palaganap ang salita ng Diyos. At pinugutan, pinatay dahil sa papatotoo at pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesukristo, bro. Marami pong salamat sa punto-punto, Brother Jando, Brother John Bray, Brother Angel, lahat ng bumubuo. Magandang gabi po sa inyo, at itiknot ko ito dahil very educational itong mga tanong ko. Sulat ko ito sa notebook bukas. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother John Bray. Bro, maganda ka pa sa gabi, bro. To make his message known, he's our